Alright, so isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga katropa. So isa sa mga gusto natin i-repair ngayon yung ating pong Photoshop. Ito po. Ayan, yung could not initialize Photoshop because the scratch disks are full. So isa yan sa ating i-repair ngayon. Ginagamit ko siya dapat tapos hindi ko siya mabuksan. So ito po yung ating gagawin. Most probably, May mga chismosa dito sa aking palibot. Sige lang, magkwentuhan lang kayo. Di naman kayo narinig dito. Huwag lang kayo magbanggit ng pangalan, baka marinig. Pag pangalan kasi narinig ng microphone ko eh. Ayan, buksan nyo lang po yun. Ito nga yung problema. Daming mga artists dito eh. Could not initialize Photoshop because the scratch disk are full. Ang aking pong Photoshop is CC. Ayan. CC 2019. So, ito ho ay na-install ko na rin dati sa aking 2007. Aha. Windows 7. Right. So, isa sa mga causes, most probably, ay ito. Kung mapapansin nyo, yung level ng aking free space sa aking disk ay 3GB na lang. Large natin. Oops, ayan. Kung nakikita nyo, pula na. Paano ba magana? View, large icon. Yan. So, kung napapansin nyo, pula na. Sabihin, almost full na yung aking local disk C. Alright, daw ang aking Photoshop ay naka-install dito sa, ayan, naka-install dito sa, ano, sa labas. Pero yung kanyang activity kasi is ginagawa dito sa system drive, which is yung local disk C. Alright, so ang gagawin natin ngayon is, kailangan natin maglinis dito sa local disk C na to. Alright, yun ang unang gagawin natin. Linisin muna natin yung pinaka- common na dapat nating linisin, which is itong recycle bin. Baka kasi may mga files ako dyan na hindi pa natatanggal. So yung unang-una natin gagawin, yun ang ating solution number 1. Pagkatapos kung hindi pa rin yan nagaganap, hindi pa rin nangyayari, pumunta tayo sa solution number 2, which is magdi-delete tayo ng mga files na nasa local disk C, maaaring sa downloads, maaaring sa mga default na sa save file ng ating mga applications gaya ng screen recording and so on and so forth. So ngayon, ang gagawin natin is, itong recycle bin muna i-empty natin. Alright? Tingnan natin kung magbabago yung ating pong record dito. Yung pula na yan. Tabi lang natin to. Empty natin to. Of course, wala nang akong kailangan nyo sa recycle bin. Kaya mo siya dinilet. So baka kasi ang jajaan yung malaking file. Kasi ang recycle bin din kasi is nagkumukuha din siya ng file doon sa system. Kumukuha din siya ng space. Alright, delete natin. Tapos refresh na, ayan o. Ang daki, ang dami pala. Oh. Tingnan natin dito yung disk C natin dito, refresh natin. Ayan, so, pula pa rin. Pero tingnan natin yung, ang free space niya ngayon is 6.95. Tingnan natin kung mag-open siya ngayon. Kanina kasi na disk full. So usually kasi pag 4GB na lang yung ano para sa ganitong system ko. Pag 4GB na lang is nangyayari na 'yon. Ayan. So it's successful na, bukas na siya. Alright. So ganun lang po. Minsan kasi ang iba kasi ina-uninstall agad, ang daming ginagawang mga updates, which is minsan yung updates po kasi ang nagko-cause ng medyo mahina na yung ano ko ngayon, ha. Ayan, so nabukas na. Mahina siya kasi nga yung disk C ko is full na. So, kailangan ko na maglinis ngayon. Alright. So, ayan po yung mga files ko. Ayan.